nag-petition na yung ano yata, yung transport. So kami, a-attend kami sa pandinig para sabihin naman namin na sa amin okay ang pagtaas. Huwag lang 3 piso. Win-win solution. No? Yung 9 pesos, eh, hindi na mabigat kung maging 10 piso ang minimum pay. So sa inyo piso? Piso. Ngayon, yung sinabi nga nila, para daw limos lang yung piso, mabigat din kasi para sa mga pasahero na 3 piso ilalagdag mo. Sa 2 beses na sasakay ka sa isang araw, 6 piso na yun. I-multiply mo ng 5, 5 araw, 30 pesos. Sa 4 na linggo, so, 120. Sa isang tao pa lang yun, eh kung 2 kayo sa pamilya, hindi naman tumataas ang sweldo. May iba naman, walang trabaho. Diba? So, mabigat na desisyon, no? Pero as I said, tama namin yung naramdaman ng transport sector. Kaisa kami, okay tayo mag-increase, pero yun sa kakayanin ng tao. Yung pangangailangan ng mga transport at yung kaya ng mga pasahero, pagsama natin yun. Sa tingin ko, so, piso ko. Tapos, tingnan natin yung mga health protocols na pinatutupad. Doon, may mga nagre-relax na dyan. No? Madagdagan. No? Madagdagan. Of course, yung ayuda. No? Ayuda sa public transport, madagdagan. At tumuloy-tuloy para magkatulungan. Yung taas ng diesel, no? Napakataas na presyo ng diesel. Sana makapag-aralan ng pamahalaan. No? Bakit ganito? At yun ang isang masakit sa public transport, yung pagtaas ng presyo.